Started during my personal advocacy in 2011 when we started the street tutorial advocacy. The concept of the street tutorial is to help them to how to read, how to write, basically the basic. After 6 years of doing street tutorial in Divisoria, I think I realized that it's really time to make it as a formal program in the university. It was summer when Sir Jet Torres, the advocate for the street tutorial advocacy, tapped the School of Education Teachers Guild to kind of manage or handle the street tutorial. Natawag siya ng night school because we are following the curriculum or modules sa alternative learning system sa Department of Education, and it is scheduled every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 6 to 8 p.m. And then ang atuang beneficiaries or atuang mga learners are the street people, street children that are found sa outside Xavier, Divisoria nga proper or park. This school year, we are 45 volunteers all in all. Alternative Learning System, or ALS, is a parallel school in the formal school system wherein we cater the out-of-school youth and adult itself. And we deliver education right into the doorstep of these kids. To bring the street kids, out-of-school youth, in the university. Because we wanted to emphasize also to our students that Xavier is not only for those people who can afford, di ba? We wanted also to express that Xavier can also cater, can help those people who are in need. Ako po si Rolando Titang Quirito, nakatira po ako sa Indal Caritas Valley. Ako si Gary Doreen Guanson, 25 years old, taga Babayo, Pagano Street, Cagayan de Oro. Eskwela ko diri sa X Unit School. Hi, ako din si Mary Ann Romano Acebes. Nagpuyo ko sa Iponan karon o 29 years old o isapod ko ka sa estudyante sa EDSO. Magandang hapon po. Ako po pala si John Ray Mark B. Serafin, 18 years old. At nakatira po ako sa Divisoria, Pabayo Street. Ipatawag mo ni Minister Jet na siya. Gusto ba daw ko na mapin sa EDSO Night School? Jet, gusto ka ngayon siya sa kuwang. Mag-enroll mo sa Oscar sa Xavier, sa GM. Apil-apil ko o guwan ang street tutorial. Tapos, gusto mo ginagawa nga mo eskwela o kuan, ALS. Nya, niabot ang panahon nga nai-ALS di receiver mo nang ni-appeal yun ko. Nangandoy ko nga makahuman po eskwela para makatrabaho ko. Aron po nga makatabang po ko sa akong mga igsoon. O isa'y panginahinglan sa among pamilya, ako pong mahatag sa ilaha. So, dito mo yung nga mo-appeal para sa akong kaugmaon. Pagtugluan mo mga math, English, Filipino. Say, mag-essay me, mag-answer me ABC, mag-surat mo mga pangalan na mo. Kapuyan ko, say, mo na yung kabalo sa math. Na akong gipangandoy nga, ang di na ako masabtan, may masabtan ako. We could really see the passion in them, in their eyes, and even when they tell you so things, they would really say that we wanted to acquire basic education. Gusto na eskwela ko, kasi para may eskwelaan ako, kung wala na eskwelaan. Gusto na ako ma-teacher. Ang isin na school ray dahilan nga, mag-graduate ko.
makatungtog kong high school, makatrabaho kong tarong. For the students alone, I really hope na they will pass the exam. Kika na ginawa mo ang goal na makapasar sila sa exam. And then they will be able to enter formal education or take the course that they want. Kay bisag pag they are sa mata sa other people, they are just sweet people, but they do not know that in every learner that we have is really something great within. Whatever the result, we will continue and we will look for more ways on how we can improve the program. Ang kahirapan pala ay hindi hadlang sa pagtatagumpay ng isang tao. This is our call. This is our vocation. And at the same time, this is our passion. Our passion to really help the poor children right out of school.